Moon lang ba talaga? Wala nang iba? Spirit of the Moon? Oo, oh, Moon lang yun. Ha? Wala siyang kasama? Wala po, solo niya yun, Spirit of the Moon. So pag sinabi yung Moon, gabi yan. Gabi. Eh, Moon eh. Oh. Ano? Ah, akala ko Sabado. Gagawin ka na. Parang ako mas maganda. Ah, sige. Mas, ano ka na? Gusto ko yung harapan. God created a type of matter. Ha? Anong matter ito? Itong matter na ito, prime. Prime and formed. Sabihin, walang form. Matter. Mm-hmm. Ang tawag dito, hylic. Mm-hmm. Hylic. Hylic, which differs from the matter of the sphere. Matter of the sphere. Kasi, ang matter ng sphere ay iba. May matter din yun, pero iba. Pero itong type of matter na hylic, differs from the matter of the sphere or from the form of matter. Each of these forms was fixed in a portion of this matter as it exists in its totality. Kung niya? Okay, ulit akin. Each of this form, yung form na ito, matter spheres, differ from matter of the sphere. But, under the sphere of the moon, God created the type of matter which is prime mm-hmm. and unformed matter mm-hmm. called hylic. Hylic matter. Hylic matter. Which differs from the matter of the spheres. See, ibang matter yan. Magkaiba. Magkaiba yung matter ng hylic. At saka sphere. At saka sphere. O anong kaibahan? Ang sphere, spiritual. Each of these forms was fixed in a portion of this matter as it exists in its totality. Fixed in a portion. Each of these forms was fixed in a portion of this matter mm-hmm. as it exists in its totality. Totality. Mm-hmm. As it exists in totality. Okay. Yung form na ito, kakaiba sa form na matter ng sphere of the moon. Ibang form. Mm-hmm. Yung form ng matter dito sa moon, matter siya, pero ang pagka-matter niya is more on productive. Mm-hmm. Productive. May nagpo-produce sila. Nagpo-produce siya. Meron silang product. At nag-distract din. Mm-hmm. O, yun ang klaseng form. Mm-hmm. O. Producer. Oo. And distractor. Aha. Diba? So ngayon, itong hylic, which differs from the matter of the sphere. Aha. Yung pag, anong difference? May nakita ba kayo doon? Wala pa kayo nakita? Wala pa. Yung difference, no matter ng sphere of the moon, at saka hylic. Okay. Ano yung sim ng hylic? Hylic, di ba yung, pinag-uusapan natin, no, na hylic intellect versus spiritual intellect? So, ano nga yung hylic? Ito, yung nasa mundo. Physical. Physical. So, yung form na yan,
Parang tower yan. Nakita na yung kaibahan ng form, ng Spear of the Moon at saka yung Hylik. Diba? Pero matter pa rin yun. Pero yung sa Spear of the Moon, hindi mo nakikita. Hindi physical. Hindi physical. Pero ito Hylik, physical, nakikita mo yan. So, tayo, meron tayo noon. May Hylik tayo. Yeah, pag pinairan natin, galingan natin ng pag-aaral ng political science. Oo, ganun. Physics. Physics, lahat yan. Chemistry. History. Architecture. Puro Hylik lahat yan. Architecture. Engineering. Engineering. Puro Hylik yan. Criminology. Biology. Yeah. Lahat yan, puro Hylik. Puro Hylik. So lang ito. Psychology. Lahat ng, yan. Lahat ng poem na yan, Hylik ang tawag. Hylik. Geology, meteorology, puro study of physical. Mo, nadidescribe mo. Na-explain mo. Kita mo agad eh. May image mo. Agad eh. Kita mo agad eh. Meteorology. Yung, sa Spear of the Moon, hindi. Wow. Parang ano yan, malapit na yung Kelsen. Oo, malapit na yan eh. Yan, hindi mo na ma-describe eh. Spear na yan eh. Spear. Hindi mo makita eh. Ang nakikita mo lang dyan, yung mga planeta. Saka yung buwan lang. Hindi mo lang, ang napapakilos ng planeta, spear. Yun. Kaya hindi mo nakikita spear. Ibang buwan yun. Pero may intellect sila. May soul. May knowledge. May idea. Oo. Idea, nagka-idea yung isa. So sila nagbibigay ng idea sa atin, di ba? Oo, idea. Gawa ko ng isang Einstein. Magaya ngayon aki sa Pilipinas, meron ng gumawa ng flying car. Alin? Flying car. Flying car? Meron na. Hylik pa rin yun. Nga po, may idea na siya na ano. Pero yung nangyari kay Einstein, mataas na, mataas na talaga. Kasi nag-invento na eh. Iba na yun. Parang siya na mismo spirit. parang nasa level na siya ng spirit. Level na ng spirit yun. Oo. Nag-invento na eh. Thomas Edison. Oo. Gumago. Nag-create na siya ng wala, no? From nothing, no? From nothing. Grabe. Pero grabe struggle pero, niya, aki. Pero parang nasa spirit yun. Oo, di ba? May idea, may knowledge, may soul. Saka yung perseverance niya, grabe. May intellect eh. Oh. Yung endurance, aki, grabe. Biro mo. Actually, lahat binigyan eh. Nung spirit, lahat dito. Lahat meron, no. Yung fluorescent, aki. Yung fluorescent lamp. O, si Flores. Oh, Pilipino yun eh. Flores. Si Flores. Ang gumawa ng fluorescent eh. Fluorescent eh. Kasi Pilipino. Pilipino nag-invento ng fluorescent bulb. Oh. Next-port lang. Parang ako, nangaloko ko rin. Pinirmahan outright. Binenta. Binenta yung intellectual property. Hindi na ikaw may-ari. Binenta niya. Binenta, oo. Oh. Binenta niya eh. Outright? In-outright niya? Oo. Oh. Oh, magkana yung gusto mong ano? Oh. Ano ba yung... Mura lang eh. Peso, mura lang eh. Tenta, wala pa yatang milyon eh. Oo, oh, mura lang. Pero ito mo, hanggang ngayon. Miro mo, ma-invento mo yung fluorescent. Tao meron din eh. Meron din talaga spirit tao. Kaya lang, hindi alam gamitin. Yung laptop pala, aki, hapon nag-invento? Laptop? Yung laptop na body. Oo. Pero yung laman, hindi. Ah, oo. Hudyo, siyempre. Yung laman na hudyo. Laptop pala nag-invento. Oo. Oh, yung Windows, grabe 'yun. Spear 'yun, sino siya lang naka-inventor? Oh, biro mo buong mundo. Galing sa kanya 'yun, galing sa Spear 'yun, buong mundo. Ibang intellect nila eh. Tsaka soul, tsaka yung kanilang knowledge. Iba grabe 'yun, yung Windows na 'yun. Iba yung Spear na 'yun. Yung Skype ake, siya nag-invento noon. Isipin mo ake, kung yung mga spear na yan nagkasabay-sabay mag-create ang dami sabay-sabay, hindi ka kayanin ng mundo yun. Oo, hindi. Ayan. Siya isa lang. Matotorete.
Oo. Ano yan? Bago na naman. Ano yan? Hindi kaya ng tawin. Wala. Wala silang mga. Isa-isa lang yun. Oo. Isa-isa lang kaya natin eh. Parang creation. First day, light. Second day, water. Third day. Yan ang pinakahuli ngayon na-create nila eh. Bill Gates. Bill Gates. Oh, Windows. Apple. Ha? Apple. Kasi lahat yung galing kaya, anong idea, di ba? Iba yung kaya Apple. Oo, iba yun. Cellphone naman yun. Cellphone technology. Information. Cellphone. Yung kay Bill Gates, yung ano lang. Windows, yung Windows. Software. Software. Yung kay Apple, hardware. Cellphone. Hindi mo kaaroon ng mga window-window yan kung walang software. Oo nga po. Yung ang, sila nga, mag, yung nga ginamit. 19 na nung mo pinantay yung ano. Matindi yun. Na yung pinatay ko muna. Sige. Highlight. Yung highlight. Matter yan. Pero, yung matter na yan, pag hindi mo pwede sabihin physical matter. Hindi. Magiging redundant ka. Parang matter-matter. Oo. Eh, physical matter yun eh. So, yung highly, description yon ng matter. Okay? Questionary. Pero ang lahat ng highly na matter is under the sphere of the moon only. Ang highly? Hindi. Sabi mo kanina, under the sphere of the moon. Ah, tama. Unformed matter. Unformed. Walang form. Wala pang forma. Walang form. Pero highlight na tawag. Highlight, oh. That is below the sphere of the moon. Yun. Which differs from the matter of the spheres or from the form of matter. Mm-hmm. Or from the form of matter. Mm. So each of these forms was fixed in a portion of this matter as it exists in its totality. So anong pagkaintindi mo dun? Each of these form was fixed in a portion of this matter as it exists in its totality. Nakapix na siya. Portion lang. Kunyari, whole matter, kanyan, meron siyang portion sa matter. Oo nga. Nakapix siya doon. Nakapix siya ron. Okay. So in other words, kaya tinawag ng highlight, highlight, sabihin, mataas na form nito. High. Sa physical. Sa matter. Highly. Mataas na form. Mm. Okay. Kagaya ng current or galing ng pag-iisip ng mga politiko. Oo nga, oo. Yun ang highlight. Highlight yun. Philosophy. Hindi lang. Human philosophy, politics. Yeah. Politics. Political politics. Psychology. Political. Ano ba yan? Charisma. Oo, yun. Eh yung ano? Political philosophy. Yeah, yung showbiz ano? Pati yung showbiz sa tinatawag dito yung charisma. Yeah. Magagaling sila diyan yung mga galing pati, na speaker. Pati pag-arte nila. Mga preacher. Mga preacher 'yan, mga artista, dancer, mga pastors. Puro hilik 'yan. Puro hilik. Mga pag nagpe-preach sila, nagpapalakpak ang mga tao. 'Yan. Puro hilik 'yan. Hilik 'yan. Lahat 'yan pati yung mga pastor na nagtuturo Jesus Christ. Oo. Highlight 'yan. Magagaling. Na pinapalakpakan ng mga tao. Yeah.
Heilig ang tawag dyan. Heilig. So may portion siya. Yung kanyang form is na fix doon sa portion ng matter na yun, as it exists in its totality. So first of these forms is the form of fire. Fire. When it became connected to a portion of this matter, anong matter yun? Heilig. Yeah, fire. Yung form matter ng fire, pag-communicate sa sarili niya, nakapiraso na portion of this matter, from the two, magiging dalawa siya sa sarili niya. Pero magkasama pa rin. There came a body. Magkakaroon ng body siya. That came into being, which is the body of fire. Yun. Okay. Oo, pag nag-connect siya. Yung na? Yung essence niya, saka yung matter. Yeah. Pag nag-correct, magkakaroon ng body of fire. Magiging visible ngayon. Iko-connect niya sa sarili niya. Oo. Matter siya, di ba? Pero may fire. So, yung fire na yun, kukunik sa sarili niyang matter. O, saka lang siya magkakaroon ng body. Yun. So, the second of this form is the form of wind. Hangin naman. When it became connected to a portion of this matter, wind, from the two, magiging dalawa, there came into being a body of wind. Yun, yun na yun. So, pag humangin na ganun, yun na yun. Ang galing. Sa sarili niya lang kumukuha. Kasi kailangan magkaroon ng body. Pag kumunik sa matter, kukunik muna sa matter. Kasi yung hindi naman, dead body sila eh. Dead body. Kasi walang matter. Walang matter eh. So, sila so, mismo ang matter. Kailangan kumunik siya. Kailangan kumunik. Yun. Question na, Kip. Di parang ano rin yan, tao. So, yung human intellect, kailangan kumunik sa human soil. Yes. Para magkaroon ng ano. Kaya sa magkakaroon ng body, na living body. Yun. Kaya namumuhay. Yun. Galing din sa spirit yun. Mas complicated nga lang tayo kasi four elements tayo. Yun. Diba? Ito, mismong origin ang dinidescribe dito. Single origin. Element lang yan eh. Fire sa fire, wind sa wind. Maintindihan natin paano sila nag-evolve. Nagkakaroon ng body. Nagmamaterialize sila. Yung the third of this form naman is the form of water. Water naman. When it became connected to a portion of the matter, of its matter, from the two, magiging dalawa sila, magkakaroon ng body of water. Into being a body of water. Ayun. Ang galing, ano? tama tayo. Ang galing, ano? No? Yung pang-apat, the fourth. Earth naman, this earth. Form is the form of earth. When it became connected to a portion of this matter, from the two, there come into being a body of earth. Yun. Yun na yung mga soil, iba-ibang klase ng soil na yon. Parang nabubuhay siya. Nag-exist siya. Siya patay kasi dead body. Nagkakaroon ng living from non-existence to ayun, to existing. So from non-living to living. Yun. Grabe. Ang galing, ano. From non-weight, nagkakaroon ng weight aki kasi nagkakaroon ng body. From weightlessness to nagkakaroon ng weight. Kasi yung tubig may weight na yun eh. Yung body of yung ano. Kasi kailan magkaroon ng weight para bumaba? Para bumaba eh. Maano ng gravity, di ba? Walang weight, hindi bababa. Di bababa 'yun. Hindi siya magiging ulan. 'Yun. Oo nga ano, ang galing ano. Grabe, grabe no. So then, ito lang pagka na absorb mo 'yan. Maintindihan mo yung sarili mo eh. Oo nga, oo. Grabe, creation, yung creation mismo. Na walang halong... Basta intindihan mo na lang.
Maniwala ka na lang. Ah, hindi pwede yun. Kailangan maintindihan mo talaga yung how complicated. Proseso. Oh, di ba sabi nga ni David, you create, no? I was created wonderfully. Yun. From my mother's womb. Yun pala yun. Yun. Yung ibig sabihin niya doon. Yun. Grabe, no? I am wonderfully created from my mother's womb, di ba? Ito may sinabi niya. Naintindihan niya eh. Oo, oh, siyempre. Naintindihan niya, niya yun eh. May rabay siya eh, di ba? Sila ano? Oo, grabe. Grabe, no? Naintindihan nila Joshua yan, di ba? Sila mo siya. Siyempre. Ito, kaya kailangan natin ulit-ulitin para maintindihan natin yung creation sa atin. Mm. In us and other living beings. How wonderful, ano? Grabe. Pag wala ka niyan, wala. Talaga manghuhula ka lang. Ah, opo. Hindi pwedeng by faith lang. Hindi by faith. Puro doubt yun. just believe, you know. Maniwala ka na lang, tapos. Ano yun? Kagaguhan. Just believe and you will be saved. So, below the sky, there are four different state of matter. Yes. One above its other. Uh-huh. Yan na yun. One above its other. Yan na yung four elements. Itong one above each other, actually, para sa atin yan eh. Pero hindi talaga ganyan yan. Hindi naman ganyan talaga eh. Kaya lang sinasabi, para maintindihan natin. Para makita rin natin yung positioning. Kung walang one above each other. Mayroon mapicture. Hindi, oh, tsaka mag-iisip ang isipan. Halo-halo. Mag-iisip ang isipan. Asan kaya sila? Oo, oh, para madali diba? Ng maano. Para madaling ituro. Kaya sinasabi ni Rambam, one above each other. Each one encompassing below. Each one is encompassing below. Oo, the one below. Siyempre, of course, nasa baba. Mas mababa. Mas mababa siya. Nalalampasan siya nung mas mat nasa taas. So, from all directions, like a sphere, lahat ng direction, pairs of the sphere, which is the closest to the sphere of the moon, is that fire. Yun, sabi nyo. Yan ang unang yung sphere. Yan highest talaga eh. Oo, yan ang unang sphere. Then, sa baba nun, below it, wind. The body of wind. Wind. Then below it, the body of water. Water. Below it, the body of earth. There is no tumatindi. Made of grass. Walang empty space. Yun. Without any matter between them at all. Yun. Matindi. Walang space. Grabe, no? Kaya kasi everything sabi, is connected. Magkasama sila. Iisa lang sila. Connected talaga. Connected with other. Interdependence. Oo. Interconnected. Interdependent. Pero mo init, lamig, liquid, tapos no? Kabit, ano? Ang tindi, no? Hirap isipin, ano? Grabe yun. Iisa lang yun. Tapos pag inisip mo akin na ano? Pag ganyan, tinignan mo, wind. May kasamang water yan. Oo, di ba? Air, tsaka fire. Oo. May kasama. Kaya nakita nyo yung microcosm, di ba? Nasa atin na lahat. Kaya kasi meron tayong intindi eh. Kasi wala. Nakikita na sa katawanan natin na eh. Nila, oy, gumalaw kayo, tapos, wala na. Bakit ito kami gagalaw? Walang ganun eh. Ano ang purpose namin? Walang ganun. Ito sumunod ka na lang. Gumalaw kayo. O, umangin kayo. Umangin siya agad. Wala nang diba? Bakit ito? Saka akin hindi tayo mabubuhay nang wala yung four elements. Siyempre. Wala kang wind, patay ka. Wala kang water, patay ka. Wala kang heat, patay ka rin. Tayo, pag inutusan tayo, meron pa tayo. Bakit ito? Pumunta ka ron, kunin mo. Pakainin mo yung ganun. Painumin mo. Bakit ako? Ano mo? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ang inuutusan mo? Meron mga tao ron. Yung mga anak, di ba? Sampu yung anak mo, utusan mo to. Oy, Toy. Magigib ka nga. Bakit ako? Ba't di si kuya? Di ba? So, turo pa yung kuya. Turuan niya. Ba't hindi si ate? Ito may mga hangin, mga down.
Oo. Oo. Wala ba yun? Ganun lang sila. Walang tanong. Walang tanong. Basta galaw lang. Galaw lang. Grabe ano? Grabe sila sumunod ano? Pati angels sa akin, di ba? Oo. Punta kay Abraham. Sila, eh. Yes, Lord. So may law sila. Natural law. Oo. Oo. At saka yung isang utos na yun, habang buhay na yun, oh. Hindi na ulit. Oo. Oh. Hindi nakalimutan na isa na. Sir, nakalimutan. Ba't tumatambay-tambay kayo dyan? Walang ganun. From ganun, east to west kayo eh. Walang ganun sa hangin. Ah, sir, kala namin from west to east kami. May naka-assign na rin from west walang to ganun, east. Walang ganun. Sa kanila, basta't pinutos na sa kanila noon. Oh, basta ganito, from kayo, from easterly wind kayo ha. Oh. Kayo, westerly wind kayo. Opo. Hindi na kailangan utusan uli. Oo. Oh. Kayo, habagat kayo ha. Yes, Lord. Oh. Oh. Kayo, amihan yun? Ha. Hindi pwede. Anong ginagawa niyo dyan? Ba't di kayo, di ba sinabi ko sa iyo? Sabi, bossing, nagtatambay-tambay lang muna kami. Wala bang recess? Papagod na ako kami. Bossing naman eh, 3,000 years na kami na paikot-ikot dito, wala man lang bang ano, wala man na kaming day off. Walang ganun, no? Walang ganun sa kanila. Sa kanya, walang sawa, di ba? Walang sawa. Sasabihin ng mga tubig, sawan-sawa na kami maging tubig, kasi wala bang iba? Hindi ba kami pwede maging apoy naman minsan? Hindi, apoy ka na nga eh. Hindi mo ba alam na may apoy ka rin? Lahat kayo apoy. Lahat kayo tubig. Lahat kayo. Lahat. Palagi mo mag-i-exist ka na walang apoy? Hindi pwede. So itong apat na ito, itong four elements. Wala silang soul. Sila yung dead bodies. O, kaya nga, isang utos lang sana. Galaw na lang sila. Hindi rin sila pwedeng mga tuwiran. Hindi sila self-conscious. Hindi sila conscious. Wala silang knowing. Wala silang intellect. Wala. Walang soul. Wala. Nothing. Ano lang sila talaga. Utusan lang. Inutos lang sa kanila. That's it. Dumaloy ka. Bumaba kang tubig ka. Habang buhay na yun. Oo. Bumaba. Isang utos lang. Oo. Isa lang. Hindi pwedeng uulitin niya siya. Oo. Sasabihin niya siya, hindi mo sinabi ko sa'yo. Walang ganun. Sabi ko, pababa kayo. Ito. Walang ganun. Walang ganun. Isang beses lang. That's it. Baro kasi. Sa creation lang. Talagang ano yun. Creation, lahat yun po. Kasama yun. Pati yung ganun. Yung purpose. Pati isang purpose lang yun. Hangin. Pagpilos ng tubig. Pagpilos ng apoy. Lupa. Isang utos lang yun. Galing ano. Natural law. Hindi na kailangan bulitin. Diba? Igaya ng Christian, tatawagan mo. Para tuloy ba tayo? Follow up mo ba? Tuloy ba tayo? May trustali ba bukas? Ano nga, di ba nag-usap na tayo? Oo. Wala naman. Hindi ganun. Kasi hindi lang naintindihan ng akin eh, no? Yung creation eh, kaya ganun. Creation, importante. Puro doubts eh, no? Wala silang creation. Kaya ganun sila. Wala silang creation. Hindi lang naintindihan si Hashem. Opo. Yung movement. Magkalan lang, ulitin pa ni Hashem yung ulitin pa ni Hashem yung Torah. Kasi yung problema, puro by faith. Ulitin pa ni Hashem yung five books of Moses. Kaya sandali. Meron yata akong nakalimutan to. Sandali, sa very seat, may kulang to. Sa Christian yun. Ganun. Kaya pala doon sinimulan ni Moses ano, sa creation talaga. In the beginning. Talaga. Intindihin mo lahat. Intindihin mo lahat ang creation. Para maintindihan mo siya. Nauna talaga yung fire eh, no? The beginning was light eh, no? Dito mo yun. Let there be light. Dead bodies. Dead bodies. Pero gumagalaw. Ba't gumagalaw? In the beginning was light, ano? And there was light. Tapos water. Tapos earth. Tapos wind. Nauna yung light, the fire.
Tapos ginawa yung air and the wind of God was moving over the surface of the kasama water. Kasama sa water yun. Kasama na yung fire, wind and water. Tapos andun yung water, andun kasi yung water. Sa ibabaw ng water, wind. Yung wind eh. Oo, lagi naman yun eh. Oo, diba? From beginning, no? From the beginning, yun na talaga sila eh. Yeah. Tapos yung water na sa ibabaw ng earth. Diba? Tapos diba? Yung water. Tapos. Okay. Una talaga ng religion. Four elements. Elements talaga eh. Four elements. Pero nandun na yung spear and angels. Nandun wala na sila. Pa. Ah, wala pa? Wala pa. Nandito sila sa six eh. Ah, oo. Six day, pagsabi ng let us make man. No all image. Muna yun. Kasama na angels doon. Let us. Kasi, yung let us make man, ano yung intellect knowledge yun? In our image. Kasama na sila rin sa intellect knowledge. Ginamit na yung ano na spirit. Spear, kasama na. Ando na yung spear. Meron silang soul, meron silang intellect, meron silang knowledge. Saka sila yung inatasan na magbigay ng life eh. Yun. Ng growth, ng paglaki, di ba? So, kasama yun sa let us make man. In our own image. Ibig sabihin, let us make man in our own image. Hindi naman talaga siya yun eh. Hindi naman siya kasama ron eh. Hindi pwede eh. Kasi gumagawa nga siya ng matter eh. O, paano siya ron? So, ibig sabihin nung let us, yung nagsabi nun, lahat sila. Kaya nga, let us na o. Lahat sila. Lahat ng mga intellect, knowledge, lahat ng mga... Umilos na kayo. Mga angels. Sila mga na yung kumilos. Let us. Yun. Let us. Sila yun. Hindi naman isang tao lang yun. Ang dami nun eh. Buong, ano nga yun, buong universe nga yun akin, di ba? So, si Hashem ng taga-otos. Hindi naman tao yun. Lahat yun sila. Lahat ng Elohim. Lahat sila Elohim. Lahat ng creation yun. Bahagi sila ng Elohim eh. Hindi tao yung nagsabi, let us. Sila yun. Sila ang nagsabi. Na walang sinabi. Basta nag-communicate sila, intellectually. Doon nagtingin. Mind to mind. Tapos. Nag-connect na sila noon. Nagkaintindihan na sila. Okay, let us. Ayun na. Ginamit na nila yung four elements. Kasi doon lang yung let us make man know. Knowledge and intellect yun eh. And intellect. So saan pwedeng ilagay yun? Ilalagay ngayon yun sa mga angels, sa spears, tapos sa tao. Sa four elements. Four elements, di ba? Hindi siya four elements. Sa tao. So ginamit muna ng spear yung elements para gumawa ng tao. Yun. Para gumalaw ang four elements. Tapos, pagsama ng pag-combine mo, magiging living beings ngayon. Yung human soil pala, Aki, hindi lang human soil yun. Andun yung four elements. Andun kay Adam. Andun. Hindi human soil lang yun. Human elements yun. Pag sabing earth, nandun yung apat. Was created from the earth. Yun. Pag sabing earth, human soil. Apat yun. Apat pala yun agad. Apat yun. May fire siya, meron siyang wind, meron siyang water, meron siyang earth. Grabe, no? So, yung naging ano niya. Ang tindi. So, yung kaya pala yung body natin, dead body, ang bumubuhay lang sa atin yung intellect. Diba? Yung soul, yung knowledge. Yung spiritual life force. Iba pa yung intellect. Nag-create nung 6 day. Nung 6 day. Kasi nandiyan na naman yung four elements. Sa beginning pa lang. So pagdating sa 6 day, doon kinreate yung knowledge at intellect. Yung perception. Kasi kailangan din ng tao yun eh. Oo. Kailangan din ng angels yun. Kailangan din ng spirit. So kailangan... Yun ang nilagay sa body. Nung kinonect sa body yun, nagkaroon ng life. Yung dead body, naging living body. Because of the, ano, force for, ano, because of the spirit, the intellect.
na nag-create ng intellect. Nabibigay ng intellect ng soul. Ideas. Ideas. Ang galing, ano? Pero kasi, ano? Medyo nakikita na natin yung ano. Matindi. Ano? Hindi pala ganun kadali yun. Sinasabi ng mga pastor na, ah, basta sinabi, let there be light. Ganun lang yun. Grabe pala yun. Very complicated pala yun. Kita mo yung salita na ano sa song na, praise the same from the earth. Sea monsters and all the depths. Fire, hail, snow, and vapor. Apat. Fire, hail, snow, and vapor. Four elements yun. Galing ano. Yung snow dito, water yan eh. Oo. Solid water eh, no? Yeah, hail. Hail din yan. Hail, oh. Vapor. Ang big. Baro ka siyem talaga. Always visible daw yan. Yung fire, hail, snow, vapor. Visible yan. Below the sky. Both great and small. Amen, amen. So these four bodies, fire, wind, water, and earth are the fundamental elements of all creation. So hindi lang tayo. Hindi lang tayo, pati animals. Plants, no? Plants, birds, animals, fish. Yeah. Fishes, sea monster. Below the sky, all creation. Everything that exists. Be it man, beast, fowl, ibon, crawling creatures, fish, plant, metal, precious stones, pearl, building stones, mountains.